right after the WHO advisory. The following day, day after, basta within 48 hours, we already had the task force, yung task force na yun. Pero March 11 ay dineklara ang pandemya halos 3 buwan na matapos mapabalita sa buong mundo na may mga nagkakanumonya sa Wuhan, China noong Desyembre 2019. Anong ginawa natin sa pagitan niyan? Kung tutusin, naghigpit naman tayo January 5 pa lamang sa mga pumapasok sa Pilipinas. January 25 naman, pinagbawalan ng mga flight mula Wuhan pero hindi sa ibang bahagi ng China. January 28 naman, sinispinde ng Pangulo ang pag-issue ng visa on arrival para sa mga Chinese tourists. Pero sabi niya kinabukasan, kahit pwede ikonsidera ang travel ban kabilang ang galing China. But at this time, I am not for it. It would not be fair. Pareho yan sa sagot ni Duque nang sabi, not at this very moment. January 30, kanong pirma ng DOH ang unang kumpirmadong COVID case sa Pilipinas na isang Chinese tourist. Kinabukasan, iniutos ng Pangulo ang travel ban pero para lamang sa galing sa Hubei, probinsya kung nasaan ang Wuhan. February 2 na binan ang mga galing sa ibang lugar sa China, Hong Kong at Macau. Pero sabi pa ng Pangulo noong February 2, there's nothing really to be extra scared of that coronavirus thing. One or two in any country is that really that fearsome. I assure you, even without the vaccines, it will just die in natural death. February 10, isinama na ang Taiwan sa travel ban. February 13, ang mapelasyan na kumalma at maging mapagmatyag sa gitna ng virus. Kinabukasan, binawi ang Taiwan travel ban. February 26 naman, ang ban ng Pilipinas sa pamamasyal sa South Korea. March 7, na may ulat ang unang hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. March 8, idiniklara ng Pangulo ang State of Public Health Emergency. Pero tinanggihan niya kinabukasan ng mga suwestyon para sa Metro Manila lockdown. March 9 naman ang ungkati ng pahayag na DOH na meron lamang 2,000 testing kits. 2,000 testing kits out of a 100 billion population. Diba parang hindi ba nakakatakot? March 11, ang may mamatay na Pinoy sa COVID-19. Ito rin ang araw na inanunsyo ang pandemic at kasunod lamang noon ang ipinagmalaki niya kagabi na pagbuo ng task force. Sabi pa nga noon ang Pangulo, They are discouraging long meetings and large congregation. Naniwala pala kayo?